Okay, so let's have question number two. For question number two, so we're going to generate a rule that will define the sequence 2, 5, 8, and so on. Okay, so meron tayong dalawang choices dito. Para sa letter A, meron tayong 3n minus 1. Tapos, para sa letter B naman, meron tayong 3n plus 1. Okay, so what are we going to do is just hanapin natin, piliin natin dyan kung ano ba yung magde-define ng sequence natin na 2, 5, 8, and so on. So, let's start with letter A. So, try natin yung A na 3n minus 1. So, what are we going to do is just, we're just going to substitute class. Substitution. Okay? So, para sa first term, A sub 1. Tapos, meron tayo ditong second term, A sub 2. We represent that using A sub 2. Then, para sa third term naman ay A sub 3. So, balikan natin yung sequence. Dito sa sequence, ang first term natin ay 2, ang second term natin ay 5, ang third term natin ay 8. So, ito rin yung dapat natin na makuha mamaya. So, kapag sa first term class, okay, since first term nga yan, kapag sinubstitute natin yung n, ang ipapalit natin dyan ay 1. Okay, dahil first term siya. So, dito naman, second term, a sub 2, kapag pinalta naman natin yung n, magiging 2 naman yung ipapalit natin dyan or yung sasubstitute natin. Then, by a sub 3, 3 din yung isa-substitute natin. So, ganun lang yan. Kahit A sub 4, 4 yung isa-substitute, and so on. Now, so let's start with the first one. So, the first term should be equal to 2. Okay? Ito yung dapat na makuha natin. So, A sub 1 is equal to 3. So, n now will become 1. So, 3 times 1 minus 1. So, 3 times 1 is 3 minus 1. So, that is 2. So, if we're going to double-check it dun sa sequence natin sa taas, tali siya or tama. Ito rin yung nakuha natin. Now, so hindi kagad na yun na yung sagot dyan. Okay? Baka kasi yung second term mali or yung third term mali. So, we're going to continue. For the second term, a sub 2 is equal to 3 times 2 minus 1. So, 3 times 2 is 6 minus 1 is equal to 5. Double-check, tama. Okay? And third term, so 3 times 3 is 9. Minus 1 is 8. So, tama pa rin. So, ibig sabihin, ang 3n minus 1 will define the sequence 2, 5, 8. So, ito na yung tamang sagot. But, let us try to check letter B. So, dito sa letter B, meron tayong ang rule form na 3n plus 1. So, same process, same procedure na ginawa natin kanina. Sa substitute lang din natin ng 1, 2, and 3. A sub 1 is equal to 3 times 1 plus 1. Okay, so galing siya dito. Pinaltan lang natin yung n by 1. So, 3 times 1 is 3 plus 1. So, that is 4. Now, so if we're going to look at it, yung 4 ay hindi na siya kagad tally dun sa first term natin, dun sa question. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan ituloy yung second at saka yung third term. Okay, so ganon.